Tara. Hello guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Shutdown. Ikikwento ko po yung buhay naming mga OFW dito as a security guard dito sa United Arab Emirates. So ito po yung kasi po dito bawal ang alak. So kainan, ito yung pagkain, kakainan, tapos kwentuhan. Kasi nga po dito, may nanguhuli po dito sa amin. Pag nahuli kang nagiinom, is may fine ka na 1,000 each. So, yun nga po, yung buhay ng OFW. So, ito pong vlog na ito is i-upload ko sa yun nga, YouTube channel ko po, sa Simple Guy channel. So, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo na lang din po. Saka i-notify all nyo lang din. So, isa-isahin ko po kung ano po yung masasabi naman ng kasi yun nga po, nalalapit na po yung Kapaskuhan. Sa totoo lang, yun nga po, ito si pangalan niya is Armando. So, i-interviewin natin sila isa-isa. Ano pong anong masasabi mo, Armando, bilang isang security guard? Ayun nga, malalapit na yung Pasko. So, ang kainan lang, ganyan, walang inuman kasi nga bawal, so, magsalita ka na. Masasabi ko lang, uminom ka ng tubig. Tubig? Tubig. Okay, tubig. Okay. Tapos? Ito, preparasyon lang to sa nutribuyan lang natin. Bispiras daw. Bispiras ng Pasko. Advance na to, ha. Para baka bukas, malalang. So, sige, batiin. Si Supremo. Opo. Si Supremo. Tingnan mo, guwapo. Oo. Ayan, si Supremo. Nanak na ganyan, pasensya na po. Sige. Ito, Merry Christmas sa lahat. Sa mga mahal ko sa buhay, Merry Christmas. Yung mga naman na hindi nagmamahal sa akin, mahalin nyo na ako. ganito tayo. Ito yung buhay. Napaka-simple. Yeah. Kain, trabaho. Walang inom kasi bawal. Oo, may pain kasi, 1,000. Pino tayo, yung bawal ay bawal. Maliban na lagay kimchi, kasi may batas. Pero, Merry Christmas sa lahat. At God bless at all. God bless us all. Ayan. Ingat mo yun sa akin, ha? Ito yung mga ano. Ayan. Ikaw naman, pare ko, magandang kuha mo, pare ko, yung guwapo. Gabi sa lahat. Ganito ang buhay namin dito. Walang inuman, kain, pintuhan lang kasi mahirap mahuli. At sa aking pinakamamahal, Merry Christmas. Pangalanan mo naman para at least pwede mo naman itong i-share. Alam niya na yun. Alam niya na daw yun. Sa aking mag-ina. Sa iyong mag-ina. Merry Christmas. Ikaw naman, pare. Shoutout lang ako. Sige. Shout out dito ka, dyan, lumapit ka banda kasi para ayan, guwapo na. Guwapo na, tingnan mo. Shout out sa tropa ko diyan sa Basay Samar. Basay Samar daw. Ayan. Anong mga pangalan ng mga tropa mo doon? Pwede mo nang pangalanan. Marami naman sila pero pwede na isa-isa yan, sila Randy, Winston, Ray at sa Kenapalong. Kiyatan. Erwin, at sila dyan, shoutout sa inyo. Merry Christmas at Happy New Year. At sa pamilya ko dyan sa Manila. Manila. Mag-ingat kayo lagi. Pangalanan mo naman yung pamilya mo para at least kahit magpano. Yung anak ko dyan, si Ashley at saka si John Cedric. At saka yung misis ko na si Jessica na nasa iba yung dagat din. Okay. So, ingat. Salamat sa inyong lahat. Okay, Merry Christmas. Sige. Merry Christmas ulit. Merry Christmas and Happy New Year. Okay. Ayun lamang. Ito nga. Wala pa po kasi. Antayin pa lang natin yung isa. Kasi dapat mahaba-haba dapat to Bukas ito po yung mga Ito po yung Ganun pumasok bukas. Ikaw yung Bukas. Continue ko na lang siguro bukas kasi wala pa yung nag-CR po yata. Wala pa. Kinakain lang nila pero wala naman po masyado Sa kanila to pa yung isang ayan yung tignan niyo naman po yung buhay namin yung mga uniform, ito yung mga namin. Ayan, para makita niyo kung gaano kahirap ang buhay ng isang OFW.
Yan ang buhay ng isang OFW, lalong-lalo lalo na pag malalapit yung Pasko. Ayun. Nakasampay. Ay, maraming nakasampay. Kasi, wala pa yung isa eh. Kahit malugod itong kwarto na ito, puno ng pag-ibig para sa pamilya na sa Pinas. Oo. Ang bumubuo yung pag-ibig namin na nasa Pinas. Ayun, ayun lamang. Kasi nag-iipon kami ng resibo. Ayun, resibo talaga. Ang nagsimula. Ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga? Ayun, ayun. Walang iba. Ayun. Hindi ikaw. Oh, thank you, Miguel. Sabah. Salamat sa liwanag mo. Ayun. Nakakulay ang Pasko. Master, tirahin mo. Isang bagzak. Ito yung heart. Ito yung heart. Ayun. Tuloy lang ang ano. Ayun. Pilipinas, we miss you. We love you. Pasko na ang daming. Buhay ano tayo dito. Ano pare ko, komenta ka naman. Ulitin mo yung sasabihin mo. Sintunado ako, Parikoy. Hindi, ano ba yung sasabihin mo kanina? Ulitin mo naman kung ano yung ano mo. Nasa puso mo. Ano ba talaga yung ano? Yung totoo talaga. Kasi ito, Parikoy, is... ibablog ko talaga ito, Parikoy. Alam mo, itong video na to is... hanggang sa tumanda ka na, andyan pa rin yung video na yan. December. Oo. Yung ano na to, andyan pa rin. Memories. So, ano ang masasabi mo bilang isang security guard, buhay ng OFW... lalo-lalo na ngayong malapit na ang Kapaskuhan at malapit na ang New Year. Ang masasabi ko lang, pare ko, subscriber pa naman kami. Hanggat malakas pa ang tuhod ko, trabaho lang. Dito lang tayo. Kasi pagdating natin ng Pinas, wala tayong mapupuntahan dun. Eh, kaysa umuwi ng Pinas, dito na lang tayo. Hanggat malakas ang katawan natin, trabaho pa lang tayo dito para sa pamilya natin, sa mga anak natin. Hanggat makapagtapos sila ng pag-aaral. So, anong misis mo naman sa family mo? Sa Pinas? Lalo sa mga anak ko, misis ko sa mga anak ko, mag-aaral sila ng mabuti. Huwag nilang gayain yung papa nila na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya, sinisikap ng papa nila na sila makapagtapos ng pag-aaral para sa magandang kinabukasan nila. Sila kay Romil. Kung ano yung hindi naabot ng papa nila, sana maabot nila. Ito na sa kinabukasan. Ito na guys, yung ano, ito na yung isang ano. Ito na si yung ito na yung isang ano, isang kasamahan namin na presidente ng Guardians. Presidente ng ano. Sa mga Guardians po diyan, shout out po sa lahat ng mga Guardians diyan. Ito po yung presidente po ng ano ng Guardians. Ito si Mr. Romel. So Brad Romel, so anong masasabi mo bilang isang security guard, anong buhay ng isang OFW? So lalo-lalo na sa nalalapit na Kapaskuhan at malayo ka sa pamilya mo. Malungkot ayan. Pasko natin ngayon. Tumingin ka naman sa camera. O yan. Merry Christmas na lang sa inyo dyan, sa inyo dyan lahat sa Pilipinas. At kami dito sa abroad, medyo tis-tis muna. Bilang isang OFW, ano masasabi mo? Buhay ng isang OFW. Mahirap. So, wala ka bang message sa pamilya mo sa Pilipinas? Anong masasabi mo doon? Sabihin mo na. Tawagan mo nga si Romeo, pare ko. Pare ko, may pahabol ako. Sa mga... Ang gwapo mo, pare ko. Ang gwapo mo. Pasensya ka na. Ang gwapo talaga. Tingnan mo talaga, pare ko, yo. Sorry. Sa mga kasama ko pala sa Spark, sa Abu Dhabi, Merry Christmas sa lahat dyan. Hindi ko naman isa-isa. Yung puso natin, isa na, isa lang naman. Sila Garcia, sila Emmanuel. Si Emmanuel, si Johnny, yung malaki ang si katawan. Johnny. Si Charlie. Joseph si Charlie. Alan, si Joseph Perez. Surwell. Sila kay Igit. Si Domingo. Si Domingo, si si Rajmir. Oo, banggitin mo na lahat. Si yung taga Davao, si sino yun? Basta, yung taga Davao, tapos si ano, si Papa Alpa Igit, si Charlie, si Otot Boy. Lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Hindi ko na may isa-isa, sorry kung hindi ko napansin. Ikaw, pare ko, yung sa mga kaibigan mo, ano masasabi mo? Lahat ng anti-crime. Merry Christmas lahat. Anti-crime. Kasama ko yung aking presidente.
Merry Christmas sa inyo lahat. Anti-crime ng Guardians. Anti-crime. Anong Guardians? Oh. Ano pa? Ayos na daw 'yun. Oh, pare ko, umako na sa ano pare ko sa dito sa may ano, sa may ano. Wala na akong masabi. Hindi, sa mga sa buhay ng ano, buhay ng isang security guard, ano bang masabi mo? Ano bang gaano kahirap lalo na sa pandemic na ito? Ganun lang talaga ang buhay. Hindi mo masabi. Masaya malungkot. Tuloy pa rin ang buhay. Tapos pagwardya, alam na natin. No, di kaya, kakayanin. Para sa pamilya. Basta, Duterte supporter tayo. Duterte, oy! Ayun, Duterte daw. Okay. Guys, meron lang akong tanong. Okay? Isa-isayin ko kayong tatanungin regarding dun sa yun nga, napapanahong balita. Yun nga po, tuloy pa rin ba ang suporta nyo kay Tatay Digong? 100%. 100%. Wala namang ano eh, puro namang propaganda yan ang ginagawa ng makakaliwa eh. Tama. Yung paninira nila, kampi ng mga dilawan. Yun. Yun ang nakakaano sa atin. Imbis na yung Pilipinas paangat, andyan kasi yung mga salot eh. Yung dilawan, komunista, makakaliwa, magkasama na rin yan. Kaya, hindi makaangat-angat ang Pilipinas sa pag-asenso. Andyan sila eh. Kung sana, malilinis yan sa susunod na presidente, ang focus niya, linisin ang bansa. Lalo na sa pagdating sa mga salot sa lipunan. Yun. Doon siya mag-focus sa kanan yung ekonomiya. Kasi kahit mag-focus sa kasa ekonomiya kung nandyan yung mga salot ng bansa, walang mangyayari, ganun pa rin. Kumbaga, aangat ka, hahatakin. Hahatakin ang hahatakin. Kasi gustong umangat ng bansa, gustong umunlad ng Pilipinas, pero nandyan yung mga salot. Hindi tayo makaano, maka-take off. Kung baga sa aeroplano, hindi maka-take off. Tama. Mali yung ginagawa ng ano. May nakahawak sa ito pala sa pakpak mo. Oh, sige, ano. Palipad ka na lang, tapos siyempre yung mga kontrapilo, hawak sa pakpak mo, hindi ka makakalipad. Hindi ka talaga makakalipad kasi. Kasi kung sino yung administration ngayon, suportahan natin para umunlad ang Pilipinas. Duterte! So, okay, Duterte, okay. Duterte. Ikaw nang pare ko eh. Dalawa lang. Oposisyon. May posisyon. Yung posisyon ngayon si Digong. Lahat naman ng ginawa niya para sa akin ay tama. Mahalin natin yung tao kasi pinaglalaban niya yung ano, yung igaganda ng bayan natin. Katarami. Pati yung mga issue na maliliit, huwag natin isisi sa presidente kasi buhay natin, yung buhay natin. Yung gobyerno iba yun. Buntot mo, hila mo. Nakuha mo, may. Basta, para kay Digong pa rin ako. Salamat. So, mahal mo ang presidente mo? Hindi lang, presidente. Yung bayan ko. Package yun. Package din. Kaso lang, wala pang box. Correct. Yung bayan ko, mahal ko. Mahal na mahal natin. Okay. Ibig sabihin, lahat ng mga OFW, mahal na mahal natin ang presidente. Tatay Digong. Okay. 90%. Okay. Ikaw, pare ko eh. Sa akin, opinion dyan dahil malapit na rin naman matapos termino ni Digong. Suportahan na lang. Kung gusto nyo talagang mamuno, malalaman dyan sa darating na eleksyon kung talagang gusto kayo ng tao. Magtulungan na lang para sa kaunlad. Huwag tayong maghilahan. Inaayos na lang presidente yung Pilipinas. Kaya lang marami talagang tulungan na lang para sa bayan. Ayun, Duterte. Duterte. Ayun. Ito yung presidente ng Guardians dito. So, anong masabi mo? Sulit yung terte tayo. 2022 election, bumbong Sara. Pakita, baka kasi sabihin nila, guys, na ano natin, at least pakita natin yung tattoo mo nga. Ayun, tattoo. Ayun, oo. Ayun yung tattoo. Ano yung isa pa? Ayun sa, dito sa braso. Baka, para at least makita nila na sabihin nila, oh yan, ayan oh, yung Guardians. Oh. Ay, pare ko, ayan o. Oh. Ayan yung Guardians. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ako wala. Ayan guys. So, ayan nga po. Dalawa po kasi kasama namin dito na Guardians. So, yun nga. Isang presidente. Isang founder. So,
ito po yung mga buhay ng OFW dito. So anong ginagawa? Ang mga ginagawa lang is kwentuhan, kainan, kasi bawal ang ano. Tingnan nyo naman, oh, wala talaga yan, puro tubig lang yan. Kasi ilang, nga ilang taon ang meron po kasing fine dito na 1,000 dirham. So mahirap po talaga ang buhay ng isang OFW, lalo na pag nagka-COVID. Nung nagka-COVID, wala masyadong pasok. So konti lang yung pasok, lalo na pag na-quarantine ka 15 days, so mahirap. Ano pang may dadagdag mo, yun, Chairman? Yun lang, mga kapatid, Merry Christmas and Happy New Year. Sana'y mangibabaw yung pag-ibig. Pag-ibig at saka kapayapaan. Tapos yung pandemic na to, yung magtapos na. Good health sa lahat at mabuhay. Ayun, ayun. Ano pang may dadagdag? Asan si Romeo? Wala si Romeo. O, sige. Salamat po. God bless us all. So, yun lamang. Advance Happy New Year sa lahat. Guys, ayun nga po. Ito pa po yung isang, ano, isang kasapi po ng Guardians. So, paring Romeo, Brad Romeo, alam ko na isa kang mabuting kaibigan. Yun lamang. Ano po ang masasabi mo regarding doon sa ngayon nga nalalapit na yung Kapaskuhan, malayo ka sa pamilya mo. So ngayon ang panahon, batiin mo, banggitin mo ng mga pangalan, lahat ng mga pangalan ng mga kaibigan mo, banggitin mo na, sabihin mo ano bang message mo sa kanila. Ayan, ito yung camera. Pagsaya kayong lahat. Para sa aking mga kabro sa Guardian at kabalikan, kapatid sa, at kahit hindi naman kapatid sa kapatid, masaya natin sana, masaya natin ganapin ang ating Christmas party. Kahit walang inuman, dahil alam natin ang bawal sa atin na mag-inom dito sa, lalo na sa konting salo-salo. UAE, konting salo-salo, kainan. Kwentuhan. At para makaraos kahit papano, kahit nasa tayo nasa pandemic. At nasa malayo sa mga malayong lugar. Kahit papano, mag-enjoy tayo. Huwag tayo makalimot sa ating nahagis na na kaugalian sa tradisyon. Mga tradisyon, sa mga Katoliko. Kasi iba-ibang tradisyon, kultura, reyon. Tapatawa kasi wala akong Pasko. Walang Pasko, pero nakikita na lang na kailangan masaya tayo kahit malayo sa pamilya. Para sa ating mga pamilya naman sana, hindi, ang mahal kayo, huwag natin silang pababayaan. Anong misis mo naman sa pamilya mo? Pangalanan mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo. At sa pamilya naman, kahit malayo tayo at hindi natin nakakalimutan sa kanila na sabihin na mahal natin sila, hindi sila nawala sa ating isip, kaya tayo nandito para sa ating pamilya. O, batiin mo na sila. Tayo magsakripisyo kahit na malungkot, basta't ang ating ganun, masaya sila, mapasaya natin sila, lalo na ngayong Christmas. At sa pamilya ko, sa asawa ko, kay Karen, at sa anak ko, kay Andrea, Merry Christmas! And a Happy New Year. And a Happy New Year. Yes, na. Yes, na.